Hello guys, welcome back to my channel. And today, ituturo ko sa inyo ang 2-in-1 multi-PC non-gaming setup using Aster Multiseat. So, wag na natin patagalin ito. Umpisa na natin. So guys, sa project na to, ito yung gagamitin nating unit. Medyo may kalumaan na yung unit na to, pero very decent pa rin naman ang performance nito when it comes sa mga basic task natin like office and yung mga web-based application. Okay? And maganda pa rin itong gamitin pang browse like YouTube and Facebook. Okay? Ang specs pala nito is AMD Athlon 2X4. So, quad-core na siya na merong 4GB of RAM na DDR3. So, kung makikita nyo guys, wala naman siyang video card na nakalagay. So, very normal sa mga setup na pang basic computing lang. Okay? And kung mapapansin nyo guys, dito sa may back panel niya, meron siyang dalawang video output. Meron siyang VGA and meron din siyang DVI. So ganito yung hinahanap nating motherboard para sa mga multi-PC. Mas maraming video output, mas maganda. Okay? Sa ibang motherboard kasi guys, meron pa siyang HDMI na kasama. So kapag may HDMI yan, pwede natin extend yan up to 3 user. Okay? So, itong motherboard na to, pwede natin extend up to 2 lang. 1 and 2. Okay? Sige, try na muna natin i-set up. And guys, ito, tapos ko nang na-installan ng Windows 7 operating system yung unit natin. And successful ko na rin na-install yung mga drivers. Yan yung display driver niya. Yung audio. And sa initial setup guys, ang ilalagay nyo lang muna is isang mouse, isang keyboard, and isang monitor. Okay? Then after, kapag na-install nyo na lahat, pwede na natin ilagay yung monitor na isa. So sa first monitor ko, ang gamit ko is DVI. So sa second monitor ko, gagamit ako ng VGA cable. Okay? Sige, setup muna natin. Yan guys, na ilagay ko na yung second monitor. And ang gagawin natin guys dito sa Windows is right click, then screen resolution. Then kung mapapansin nyo dito guys, yan, click ko yung detect. So na-detect niya na mayroong second monitor. Then ang gagawin lang natin dito is extend lang natin yung display. Okay. Yeah. So extension lang siya ng monitor 1 papuntang monitor 2. So mapapansin nyo pag nagbukas ako ng app, then idadrag ko pa kanan. Kanan, ayan. So, naka-extend lang siya, guys. Okay. So, once okay na, guys, ang gagawin natin is install na natin itong Aster. So, yung Aster na to guys, is 30 days trial. Meron silang 30 days trial. So, sa demo na to, ito yung gagamitin ko kasi bawal, guys, pag-usapan dito yung mga basag. Okay. Pero abang-abang kayo guys dun sa Facebook page ko. Baka sakaling mag-post ako dun. Kasi guys, medyo madami din kasi yung naglabas ng mga trial extension. Okay. Kasi yung 2-in-1, alam ko ang license nito nasa 1,800 pesos. So medyo expensive din. Click natin yung next. Install. Then restart. So after start guys, ito yung lalabas.
Then kung may error man kayo na nakita na ganyan, okay nyo lang yan. Dito guys, ha, gagawa tayo ng second user. Hit nyo yung Windows key plus R, lalabas yung run. And type nyo isa control. Space user password passwords may S2, then enter. Then guys, lalabas yung box na yan. And ang gagawin natin is click tayo dito sa advance, then advance ulit. Then user, dito right click lang natin to guys, new user. So gawa tayo, kung PC administrator yan, lagay nyo sabihin mong PC2. Okay. Create. Close. Next. Then click mo lang guys yung apply, then okay. Then once na close guys, punta ulit tayo doon. Click natin yung Windows key plus R. Yan. So kung mapapansin nyo guys, nandiyan na yung PC2. Pero yung group niya nasa user pa rin. Pwede nating gawing administrator din yan para kahit papano yung mga restrictions mawala. So ilagay lang natin dito administrator, apply. Okay, so pareho na sila ang administrator ngayon. So okay na yung second user natin. So kung makikita nyo pag dito trinay ko siyang mag log off, makikita nyo, may dalawang user na tayo. So, may administrator tayo, may PC2 tayo. Tignan natin yung PC2. Okay. Change password. Go lang natin yan. Then, okay. So, ito na guys yung second user natin. Which is, pareho naman silang administrator. Okay. Next step natin guys, gagawa muna tayo ng secondary IP address. Okay, punta tayo ng control panel. Click nyo guys yung network and sharing center. Local area network. Click natin yung properties. And then dito sa TCP IPv4, which is version 4. Iseset lang natin siya ng static IP. Okay. So, ang first user ko is 101. DNS, kahit anong DNS ang prepared nyo. Gamit ko is Google DNS. Okay. Okay. Then click nyo ulit guys yung properties. TCP IPv4 ulit. Then click nyo itong advance. Then dito guys sa IP settings, click nyo itong add. Then i-type nyo dito yung secondary IP. So, 102. Then, yan, automatic na yung subnet. Add. Okay. 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 Then, pag-click nyo ng details, guys. Ayan. Dalawa na yung IP natin. Isang 101 and isang 102. Okay.
Then close. And then click natin yung Aster. So dito guys sa terminal 1 nakaset na yung keyboard and mouse natin. Ang nakikita niya lang dalawa yung monitor niya. May 1.1 siya and 1.2. So gagawin natin itong 1.2 ililipat lang natin dito sa terminal 2. So kung makikita niyo ganyan na yung setup. So yung 1.1 which is yung first terminal, okay na yan. Okay. Then ang gagawin natin is click natin yung apply. Then next step natin guys, punta tayo dito sa extended settings. Then dito sa terminal 1, ilalagay natin guys yung IP nung first 101. Then okay. Then dito sa terminal 2, ilalagay naman natin yung 102. Click natin yung apply. Then punta tayo ulit dito sa general settings. And check natin guys itong automatically run Aster workplace on system startup. Apply din natin yan. Hide system tray icon. Pwede. Then dito sa extended settings ulit guys. Enable lang natin yung Aster and reboot PC. Click yes. So magre-reboot yung PC, ma-enable na yung second user natin. Tandaan nyo, wala pa yung secondary keyboard and mouse natin. Kasi guys, medyo nakakalito kasi kung lalagyan mo siya kagad. So dito ang pipiliin ko is administrator. So guys yan. Click natin ulit yung Aster. Punta tayo ulit dito sa my terminal. Sa terminal 2, wala siyang keyboard and mouse. So, ilalagay na natin guys yung secondary keyboard and mouse natin. Okay? So kung makikita nyo guys, nag-blink yung isa, dalawa, tatlo, apat. So yung gagawin lang natin, yung mga nag-blink na yun, is lilipat lang natin dito. 1, 2, 3, 4. Tika-anim yun. 6. Ayan itong isang keyboard. Then click natin guys yung apply. Then kung mapapansin nyo guys dito sa second user, gumagalaw na yung mouse ko. Click lang natin itong PC2. Yan. So working na yung second user natin. Check natin naman yung keyboard kung umaandar. Yan. Working din yung keyboard natin. So lastly gagawin natin, ito tayo ng run ulit. Then, punta tayo sa control user password. Then, guys, dito, uncheck nyo na to. Yung user must enter username. Apply. Okay. Okay. Try natin i-restart ulit. So, guys, ang nakalimutan pala natin is yung automatic login. So dito sa Aster guys, dito sa general settings, click lang natin tong display login dialog. Then yung first user natin is yung administrator. Okay,
dito, then dito sa terminal 2, click natin. Ilagay naman natin is itong PC2. Okay. Apply. Then exit. Then try natin i-reboot. Yan, auto login na yung isa. Then yung second user natin, antayin natin ng konti. Auto login na rin siya. Okay. So kung pa YouTube lang, Facebook lang, and mga office application, trabaho, I think hindi ka bibigyan nito, guys. Four gig lang yung RAM natin. Basta maganda, guys, yung processor mo, magiging okay pa rin ang performance niya. Next time naman, guys, ang gagawin natin is yung gaming version naman ito. Okay. So sa gaming version natin na Aster, guys, ang balak kong gamitin is itong board na to, which meron siyang dalawang PCIe 16 na slot. So pwede tayo maglagay ng dalawang video card dito. So yung dalawang video card na yun, guys, yung gagamitin natin for gaming. Okay. So 2-in-1 lang siya na gaming. Hindi na tayo gagamit ng onboard. Para kahit papano, guys, sa same performance yung dalawang PC. So abangan nyo yan, guys, sa next video natin. Okay? So kung may mga board kayo na ganito, guys, na may dalawang PCIe slot, pwedeng-pwede natin pag-practicean yan. Okay? Dito lang, guys. Sana nagustuhan yung tutorial natin ngayon. And pakiabangan na lang din yung mga susunod pa. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please like the video. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all on my next video.